Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulan ang kwentong ito, ay iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe sa ating bagong channel na Love Story. Ginawa ko po iyon para matulungan ang mga nakilala kong single parents at working student. Lalo ngayon na narito tayo sa panahon ng pandemya. Ginawa ko po silang scriptwriter at iyong iba naman ay pinagpa-practice ko pa na mag-narrate. Kaya malaking tulong sa kanila kung mamamonetize agad ang channel na iyon. Ilalagay ko na lang po sa description ang link ng channel na iyon. Ang pangalan po ng ating Love Story channel ay Problema at Payong Kaibigan. Aasahan ko po ang inyong kooperasyon para makatulong din tayo sa iba. Maraming salamat po. Simulan na natin ang ating kwento. Lumaking independent si Rigor. Nasa ibang bansa ang parehong magulang nito. Sa edad na 27 ay marami na rin itong naging kasintahan. Moreno kasi ito at tamang-tama lang ang pangangatawan. Isa siyang musician. Tumutugtog siya sa mga bars at mga open mics. Kaya maraming babae ang nahuhumaling sa kanya. Hindi lang dahil sa physical na anyo, kundi maging sa napakaganda niyang boses. Isa kasi itong bokalista ng East Owl Band at marami silang events na dinadaluhan dahil kahit papaano ay sikat na rin naman sila sa masa. Isang araw ay kagagaling lang ni Rigor sa isang gig. At dahil nga sa gabing-gabi na kung maganap ang kanilang gig, kaya madaling araw na naman itong makakauwi. Nang mga oras ding iyon ay nagkayayaan pa ang grupo na mag-celebrate at maghanda ng kaunting pagsasalo-salo. Naging successful kasi ang pagtugtog nila sa isang gig na kanilang dinaluhan. Mag-aalas 3 ng madaling araw na nang mapagpasyahan ng lahat na magsiuwian na. Kahit medyo napalakas ang pag-inom ni Rigor, ay kaya niya pa rin namang mag-drive mag-isa. Oh, pare! Ano? Uwi ka na ba? Uwi ka pa ng isa nitong kagrupo. Oo, par! Ang hihina nyo kasing uminom eh. Pagbibiro niya pa dito. Oo na. Alam naman naming ikaw itong malakas tumungga dyan eh. Sabat naman ng isa pa nitong kagrupo. At least, hindi madaling malasing. Hindi kagaya nyo. 6 na bote lang, bagsak na agad. Totoo rin kasi ang sinabi ni Rigor. Kahit pa nga may kalakasan siyang uminom, ay mahirap talaga itong malasing. Ayan ka na naman sa kayabangan mo! Singit naman ang isa, sabay ngisi. Nagsasabi lang po ng totoo! Siya sige, baka maabutan pa tayo dito ng ulan. Alis na ako! Paalam niya pa sa mga ito dahil napansin niya ang pagkulimlim ng ulap. Sige, ingat ka na lang. Araw pa naman ng mga patay ngayon. Baka may, alam mo na. Nakuha pang magbiro ng isa, pero hindi na nito tinapos pa ang sasabihin. Mga loko talaga kayo. Maiwan ko na nga kayo dyan. Sabi niya pa at pumasok na sa kanyang kotse. Napakalalim na ng gabi ng mga oras na iyon. Bagamat makulimlim ang kalangitan, ay kitang-kita pa rin sa taas ang pamimintog ng buwan. Habang mag-isang tinatahak ni Rigor ang daan, ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang biro ng isa nitong kagrupo. Oo nga pala, no? November 2 na pala ngayon. Sambit niya pa sa sarili habang nakatuon sa kanyang pagmamaneho. Nang malapit na siyang sumapit sa isang daan na kung tawagin ng karamihan ay Acacia Drive, ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang bulong-bulungan
tungkol sa lugar na iyon. Iniiwasan kasi itong daanan ng ibang motorista dahil ayon nga sa kwento ay may isang babae raw na nakitang umaaligid dito at walang sino man ang nakakakilala. Ayon pa sa iba, ang kaluluwa raw ng babaeng ito ay hindi matahimik sa lugar. Nagpapakita raw ito sa mga baguhang nagagawi dito, ngunit hanggang doon lang naman ang kaya nitong gawin. Katulad ni Rigor ay ito rin ang una niyang beses na magagawi siya sa lugar, sapagkat sa kabilang kalsada kasi ay nagkukumpulan ang mga sasakyan at sobrang bigat pa ng daloy ng traffic doon. Nagsisimulang magsiuwian na kasi ang iba matapos maipagdiwang ang araw ng undas sa kanilang mga probinsya. Kaya napagdesisyonan na lamang ni Rigor na dito na lang dumaan upang mas mapabilis ang kanyang pag-uwi. Maraming hindi naniniwala sa kwentong iyon, ngunit mayroon din naman ang nagsasabi na totoo ang kwento. May halong takot pa sa mukha, dala na rin ng kanilang mga naging karanasan. Ayon din sa kwento ng kanyang lolo, ang babaeng ito raw ay naging biktima ng isang madugong aksidente at ayon nga rito ay bumangga ang kotse nito sa malaking puno ng akasya na nakatayo doon sa lugar. Walang nakakaalam kung kailan at paano naganap ang aksidenteng iyon. Subalit, ayon sa ibang bersyon ng iilan, ay kaya raw bumangga ang sinasakyan nito dahil sa away magsyota at sinasabing ang multo ng babaeng iyon ay hindi matahimik dahil ito raw ay niloko ng kanyang nobyo. Kaya't namibiktima ito ng mga lalaking nagagawi dito sa pamamagitan ng pagpara nito ng mga sasakyan sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 3:30 ng madaling araw. Dahil alas 3 ng madaling araw ang tinaguriang Devil's Hour o iyong oras na nagsisilabasan ang mga multo. Ngunit laking gulat ni Rigor sa unti-unting pagsulpot ng mga hamog sa daan. Hindi niya naman malaman ang dahilan. Subalit, wala na siyang magawa kundi ipagpatuloy na lamang ang pagmamaneho kahit pa nakakaramdam na siya ng kaba at takot sa dibdib. Binagalan lang ni Rigor ang pagpapausad dahil lumalabo na sa kanyang paningin ang tinatahak na kalsada. Napailing na lang siya sa sarili at pilit iwinawaksi sa isipan ang naturang kwento. Ay naku! Kwento lang yun at chismis. Ibig sabihin haka-haka lang. Matapang na wika niya pa sa kanyang sarili, sabay hinigpitan ang paghawak sa manubela. Nagpatuloy pa siya sa pagtahak ng daan na walang anumang iniisip habang patuloy sa pagmamasid sa paligid. Kalmado naman ang daan. Wala siyang anumang nakikita bukod sa mga hamog na tumatakip sa salamin ng kotse. Natanaw rin niya ang mumunting pagkislap ng iilang poste ng ilaw. Subalit, bigla na naman siyang nagulat nang unti-unting nawawala ang usok o hamog sa daan na lubos niyang ipinagtaka. Naging malinaw na sa kanyang paningin ang dinadaanan. Pero bigla lang siyang napakabig ng preno sa nakita. Lumingkis ang mga gulong ng kotse sa kalsada at nagbigay ng kakaibang ingay sa paligid. Nagulat kasi siya sa nakita. Ilang metro mula sa kinalalagyan ng sasakyan niya ay may natatanaw siyang isang bulto ng tao na nakatayo sa may puno ng malaking akasya. Sa pantaha pa niya ay mag-isa lamang ito at walang ibang kasama. Biglang pinatay ni Rigor ang front light
ng kanyang sasakyan at pagkatapos muli niya itong inilawan. Ilang ulit niya pa itong ginawa sa pagbabakasakaling mawawala ito sa kanyang paningin. Ngunit hindi ito natinag. Naroon pa rin ito at nakatayo lamang na mistulang hinihintay siya na makalapit doon. Napausal agad ng panalangin si Rigor at mabilis na binuhay ang makina. Pabibilisin na lamang niya ang pagtakbo upang lagpasan ito. Ngunit habang papalapit siya ng papalapit rito, ay mistulang bumibigat ang kanyang sasakyan. Tila may malakas na puwersa ang humihila sa kanyang kotse na naging dahilan ng pag-usad nito. Sa puntong iyon ay nagpapanik na si Rigor. Hindi niya na malaman ang gagawin. Habang patuloy lang ang kanyang pag-usad, ay muli siyang umusal ng panalangin. Nakadagdag pa sa takot niya ang tila paggaway ng taong iyon. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ipagpatuloy na lamang ang pagmamaneho. Tinataga na lamang niya ang loob. Habang papalapit siya ng papalapit, ay ngayon niya lang napagtanto na isa pala iyong babae base sa nakikita niyang kasuotan. Nakasuot ito ng pang-office attire, isang asul na blouse at itim na miniskirt. Kung titignang maigi, ay maputi ito. Mahaba at makintab ang maitim nitong buhok na lagpas hanggang bewang. Matangkad din ito na nakadagdag pa sa alindog ng babae ang suot nitong black blazer at black na sandals. Masasabi ni Rigor na ito na siguro ang pinakamagandang babae na nasilayan niya sa kanyang buong buhay. Maihahalin tulad ang maamo nitong mukha sa artistang si Kim Domingo. Magkahalong takot at kaba ang naramdaman ni Rigor habang pinagmamasdan ang kabuuan noon. Ilang ulit niya pang ipinikit mulat ang mga mata sa pag-aakalang guni-guni lamang iyon. Subalit sa nakikita niya ay napagtanto niyang may katotohanan nga ang naturang kwento. Pero naisip niya na papaano kung hindi pala iyon ang tinutukoy ng kwento. At isa lang talagang babae iyon na walang masakyan. Mga katagang nagpapagulo sa isip ni Rigor habang nakatanaw pa rin siya sa babaeng nakatayo sa may tapat noong puno. Nakatingin rin ito ng diretso sa kanya na para bang hinihintay ang kanyang paglapit. Naging sunod-sunod tuloy ang paglunok niya ng laway. Ilang saglit lang ay napansin niyang biglang ibinaba ng babae ang kanang kamay at tumigil na sa paggaway. Kaya't nagpasya siyang huminto sa harapan nito para ito ay tanungin. Magandang gabi sa'yo, miss! Meron ba akong maitutulong sa'yo? Magalang na pagbati niya pa sa pautal-utal na boses. Pwede ba akong humingi ng pabor? Pwede ba akong makisakay sa'yo? Wala na kasi akong masakyan eh. Please! Sabi pa nito sa malambing na boses at malugod na ngumiti sa lalaki. Boses pa lang ay talaga namang kaakit-akit na ito. Marahan pa siyang napalunok ulit ng laway at mariin itong tinignan. Nagdadalawang isip pa si Rigor kung ito ba ay kanyang pagbibigyan. Una, naaawa siya sa sitwasyon nito at nakukonsensya pa kung ito man ay kanyang pabayaan dahil baka mapahamak pa ito. Pangalawa, baka ito rin naman ang babae na tinutukoy noong kwento. Sa pag-aakala kasi ni Rigor ay nakasuot ng puting bestida ang babaeng nagpapakita dito, ngunit mali siya. Dahil wala sa itsura nito ang pagiging white lady.
At isa lamang itong tipikal na babae kung titignan. Diyos ko, ayoko pang mamatay. May pangarap pa akong tumugtog sa Araneta. Mga kakatuwang bagay na naglalaro sa isip niya, ngunit hindi niya malaman kung bakit nadala siya ng nakakaakit na itsura noon. Bigla na lamang siyang napapayag nito na pagbuksan ang pinto, saka umupo na ngayon sa tabi niya. Nang makasakay ang babae, ay mabilis niyang binuhay ang makina at nagpatuloy na sa pagtahak ng daan. Habang abala siya sa pagmamaneho, ay bigla siyang may naamoy na tila isang bulaklak. Napakabango ng aroma na taglay noon na nanunuot talaga sa kasuluk-sulukan ng ilong niya. Hindi niya malaman kung saan iyon ang galing. Ngunit sa pantaha niya ay sa babaeng katabi nagmumula ang amoy na iyon. Habang mariin niya itong pinagmamasdan, ay bumibilis rin ang pag-akyat ng kanyang libido sa katawan. Bukod kasi sa napakaganda, ay napakabango din ng amoy noon. Mabangong halimuyak ng isang rosas. Subalit pinigil ni Rigor ang namumuong pagnanasa sa babae, sapagkat pinalaki siyang may respeto sa kapwa ng kanyang mga magulang, lalo na sa mga kababaihan. Napapailing niya lang siya habang pinapapilig ang ulo. Ilang sandali ang lumipas ay binasag na ni Rigor ang katahimikang namamagitan sa kanilang dalawa. Miss, anong pangalan mo? Musician ka ba? Biglang sabi nito kaya naputol ang itatanong niya sana. Naitikom tuloy niya ang sariling bibig. Napansin siguro nito ang acoustic guitar sa may likod. Maggalang niya naman itong tinugon na isa nga siyang musikero at bukod doon ay kumakanta rin siya. Sa katunayan yan, kagagaling ko lang kanina sa isang gig. May pag-aalanganin pang ngiti niya. Talaga? Ibig sabihin magaling kang kumanta? Nakangiting tanong pa ng babae. Lalo tuloy itong gumanda sa paningin niya habang nakangiti. Hindi naman magaling, marunong lang. Nagtanong rin siya kung mahilig din ba ito sa musika. At doon nalaman ni Rigor na mahilig din nga ang babae sa mga kanta, classic at country music. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa musika. Katulad niya ay iniidolo din pala nito ang bandang Eraserheads. At nagkwentuhan pa sila tungkol sa bandang iyon noong kapanahunan pa ng mga ito. Nalaman rin niya na marami itong alam sa music noong mga early 90s. Ngunit sa modernong musika ngayon ay tila wala ito masyadong alam. Kaya bahagya siyang nagtaka. Pero ipinaggibit balikat niya na lamang iyon. Sa palagay niya ay hindi lang siguro ito mahilig sa mga kantang moderno ngayon na puro lang ex-batalyon at shanty dope ang maririnig sa radyo. Sandali pa ang lumipas at iniba na ni Rigor ang usapan. Naisip niyang tanungin ito tungkol sa pribadong buhay nito. Nalaman ni Rigor na isa pala itong government employee. Tama nga ang hinala niya. Dahil sa nakikitang kasuotan nito ay isang pang-office attire iyon. Bakit ka nga pala mag-isang nakatayo sa lugar na yon noong nakita kita? Usisa niya pa sa babae. Nag-away kasi kami ng nobyo ko. Maikling tugon nito at mapait nang umiti sa kanya. Tungkol naman saan? Bahagya pa itong napabuga ng hangin bago muli namang sumagot sa kanya. Nakita ko kasi siyang may kasamang iba. Ang lakas ng loob niyang makipagharutan, samantalang ako ang nobya niya.
hindi pa rin siya nagbabago hanggang ngayon. Ilang ulit ko na siyang pinatawad, pero paulit-ulit lang ang kanyang ginagawa. Nagulat si Rigor sa sunod-sunod na sinabi nito. Napansin din naman ng babae ang naging reaksyon niya. Nag-away kami tungkol sa bagay na iyon at dahil sa inis ko, kaya pinahinto ko siya at bumaba ako sa lugar na iyon. Dagdag pa nito sa kalmadong boses, sabay lubos na nagpasalamat sa kanya dahil sa ginawang pagmamalasakit niya rito. Ngunit bahagya siyang nakaramdam ng lungkot sa narinig dahil may nobyo na nga pala ito. Subalit, hindi ipinahalata ni Rigor ang kalungkutang nadama at nagkwentuhan pa sila tungkol sa buhay-buhay. Habang lumilipas ang oras, ay naging magaan ang loob ng babae kay Rigor dahil mahusay siyang makipag-usap kaya naging komportable na ito sa kanya. Hindi ka ba nakaramdam ng takot habang nakatayo sa lugar na iyon? Sabi kasi ng iba, hunted nga daw ang lugar na iyon. Tanong niya pa sa babae, ngunit tumawa lang ito ng pagak. May nakakatawa ba sa tanong ko? Kunot noong tanong niya pa. Bakit naman ako matatakot? Hindi naman ako naniniwala sa mga kwentong yan. At kung matatakot man ako, dapat sa buhay, hindi sa patay. Sabi pa nito na patuloy pa rin tumatawa. Hinayaan niya na lamang iyon. Kasi nga, ang patay, hindi ka naman yan sasaktan. Ngunit mumultuhin ka lang. Para kay Rigor ay may punto naman ang sinabi nito. Ngunit bahagya siyang kinabahan kasabay ng paninindig ng balahibo sa sinabi nitong mumultuhin ka lang. Hindi na tuloy siya makatingin ng diretso sa babae dahil naging bulta-bultahin na ang kaba sa katawan niya. Sadyang matatakutin kasi si Rigor, lalo na kapag tungkol sa mga multo na ang pinag-uusapan. Malayo-layo na rin ang kanilang nararating, kaya hindi niya na ito natiis tanungin kung saan ito bababa. Subalit, imbis na sagutin siya nito, ay iniba ng babae ang usapan. Ikaw, may naging nobya ka na rin ba? Tanong nito habang titig na titig sa kanya. May mangilan-ngilan naman akong naging kasintahan. Pero ewan ko kung bakit walang naging pangmatagalang relasyon. Seryosong sagot niya sa pautal-utal na boses. Eh ikaw, masaya ka pa ba sa boyfriend mo? Masaya naman kami dati. Pero hindi ko inasahan na paulit-ulit na lang pala akong lulukuhin. Nagulat si Rigor dahil muli na namang tumaas ang boses ng babae. Ikaw, mahilig ka ba sa magaganda? Hindi niya inaasahang tanong nito. Kaya hindi rin siya agad nakaimik. Nahalata tuloy ng babae na bahagya siyang nabigla sa tanong noon. Hindi niya kasi inaasahan na meron itong ganitong tanong. Siguro, sabi niya pa sa nauutal na boses. Ngunit nagbitaw lang ng nakakalokong ngiti ang babae. Kahit sino naman siguro, maganda ang hanap, di ba? Pero para sa akin, panloob pa rin talaga ang mahalaga. O yung kalooban ba? Napangisi naman nito. Hindi na normal para kay Rigor ang mga binibitawang ngiti noong babae. Animoy killer smile na kung tawagin ng iba. Biglang inihinto ni Rigor ang sasakyan. Hindi na kasi siya nagiging komportable sa mga titig nito. Bakas pa sa itsura nito ang pamamantal ng mukha. Hindi niya na rin magawang makipagtitigan pa rito. Hindi ka ba bababa? Muling tanong niya sa babae habang hindi siya makatingin ng diretso. Ikaw,
Hindi ka ba natatakot sa multo? Walang emosyon na pagkakasambit noon. Ito rin ang tanong nito kanina. Hindi na tuloy niya malaman ang gagawin, kaya wala sa sariling binuhay kaagad ang makina at muling pinaharurot ang sasakyan. Napasulyap si Rigor Sarilo, ngunit ganun na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata dahil tila hindi umuusad ang oras. Nakahinto lang ito sa oras na eksaktong alas 3 ng umaga. Napakunot noo tuloy siya na nakatitig sa daan. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Mataimtim na panalangin niya pa sa kanyang isip habang panakanak ang sinusulyapan ang babae. Nakatingin pa rin ito sa kanya na tila ba naghihintay ng kasagutan. Pero wala siyang balak na sagutin ito dahil sa nararamdamang kaba. Ilang sandaling katahimikan ang nangingibabaw sa pagitan nila nang biglang lumipat ang babae sa likurang upuan ng sasakyan. Kinuha nito ang gitara at mariing kinalikot ang string noon. Nagdulot naman tuloy iyon ng nakakakilabot na tunog at pakiramdam kay Rigor. Tila ibig sumabog ng dibdib niya sa lakas ng pintig ng kanyang puso. Wari na tutulilig ang magkabila niyang tenga sa naririnig na ingay. Sabihin mo! Ano ang kahinaan mo? Sigaw pa ng babae habang patuloy sa pagkakalikot ng gitara. Nang muli niyang sinulyapan ay nakita niyang nakatitig pa rin iyon sa kanya mula sa side mirror. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit ganun ang mga tanong noon. Kanina lang ay masaya naman silang nagkikwentuhan, ngunit bigla na lang nag-iba ang ikinikilos nito sa hindi malamang dahilan. Bagamat nangangatog ang mga tuhod ni Rigor, ay walang kagatol-gatol niya pa rin iyong tinugon. Siguro kapag nakakita ako ng umiiyak, hindi kasi maatim ng puso ko iyon dahil nalulungkot din ako. Alam ko kasi ang pakiramdam na ganoon. Totoo sa loob na sagot niya kahit halatang kinakabahan siya. Sinungaling! Nagulat si Rigor dahil muli na namang tumaas ang tono ng boses noong babae. Nakatingin pa rin ito sa rear mirror at kababakasan ang mukha ng sobrang galit. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang galit nito. Napahigpit tuloy siya ng paghawak sa manubela habang nanginginig ang kamay. Saan ka ba kasi bababa? Nasisindak na si Rigor sa pagbabago ng ikinikilos nito. Bakit? Galit na tugon ng babae. Sa tingin mo ba? Maganda ako? Napanganga na lang siya sa mga sinasabi nito. Hindi na niya alam ang gagawin. Nanlalamig na rin ang buo niyang katawan. Sagutin mo ang mga tanong ko! Maganda ba ako? Sigaw pa ng babae kung kaya't napadiin ang pagtapak niya sa brake. Pangapangapa naman siya na napahawak sa kanyang ulo. Napalakas kasi ang pagsalpok ng ulo niya sa manubela. Nang masigurong wala siyang anumang naging pinsala, ay mabilis niya nang ibinaling ang atensyon sa babae. Oo, maganda ka! May panginginig niya pang sagot. Ngunit bigla lang humalakhak na malakas ang babae. Tumawa lang ito ng tumawa na para bang wala ng bukas. Nakakapangilabot ang bawat pagtawa nito na animoy nanggagaling sa malalim na hukay. Katulad ka rin niya! Lahat kayong mga lalaki, pare-pareho lang kayo, mga manluloko! Sigaw pa ng babae habang titig na titig ang nagbabagang mata nito kay Rigor. Nanginginig ito sa sobrang galit.
kitang-kita din ni Rigor ang naglalabasan ng mga ugat sa liig noon. Punong-puno ng pagkamuhi ang makikita sa nanlilisik nitong mata. Pero hindi ako katulad ng ibang lalaki na puro maganda at katawan lang ang habol sa mga babae. May respeto pa rin ako sa sarili ko at higit lalo sa iyo. Sigaw ni Rigor sa babae. Napansin ni Rigor na bigla na lang itong natahimik. Humupa na rin ang namumuong galit sa mukha nito. Unti-unti na rin nanumbalik ang pagkamaamo nitong postura. Sorry. Nasambit na lamang ng babae sa mahinang tinig. Nagpapakatotoo lang kasi si Rigor at sinabi lang kung ano man ang nasa loob niya. Mabilis umaliwalas ang itsura ng babae kasabay ng paglitaw ng ngiti sa maninipis nitong labi. Lumabas ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin, kaya't lalo itong gumanda sa kanyang paningin. Ginantihan rin ito ni Rigor ng isang matamis na ngiti. Naisip niya na baka nadala lang ito ng galit at emosyon, kaya inintindi na lamang niya iyon. Hindi rin kasi naging maganda ang naging karanasan nito sa pag-ibig. Alam mo, sa totoo lang, wala pa akong naging seryosong relasyon. Ngunit isang tipid ng ngiti lang ang muling tinugon noong babae. Parang napahiya tuloy siya sa babae, ngunit may katotohanan naman ang kanyang sinabi. Hayaan mo, matatagpuan mo rin ang itinakdang babae para sa iyo. Makahulugang saad pa ng babae. Napangiti tuloy siya sa narinig. Bumalik na nga sila sa dati na para bang walang anumang komosyon ang naganap. Umayos ulit ang pag-upo ni Rigor sa driver seats at muli niya nang binuhay ang makina sabay panakanakang sinulyapan ang babae sa likuran. Casual lang ito nakaupo habang nakatingin sa labas ng bintana. Napaka-inosente noon kung pagmasdan. Naroon pa ang malaanghel nitong itsura. Muling gumunita sa isipan ni Rigor ang kwento ng kanyang lolo. Si lolo talaga, ang tanda-tanda na, naniniwala pa sa mga multo. Bulong niya pa sa isipan habang patuloy sa pagmamaneho. Natawa tuloy siya sa kanyang sarili. Salamat. Narinig niyang bulong ng babae, ngunit hindi na siya nabigla sa sinabi nito. Nakatuon pa rin ang kanyang mga mata sa kalsada. Subalit, habang tinatahak niya pa rin ang mahabang daan, ay bigla na lang may napuna si Rigor. Sa tinagal-tagal kasi ng oras, ay parang hindi sila nakakalayo sa lugar at tila paikot-ikot lang sila dito. Indikasyon dito dahil makailang ulit niya na rin nakita ang lumang karatula na nakasabit sa poste. Miss, mukhang naliligaw na yata tayo. Sabi niya pa, subalit wala na siyang nakuhang sagot mula sa babae. Kaya muli na naman siyang kinabahan. Misto lang nawala na ang presensya nito. Kung kaya't napasulyap siya sa rear mirror at laking gulat niya sapagkat wala na roon ang babae. Biglang inihinto ni Rigor ang sasakyan. Tinanggal ang seatbelt sa katawan at lumabas siya ng kotse. Nilibot niya ang kanyang paningin sa buong lugar. Subalit nabigo siya dahil wala siyang anumang nakita. Bigla na lang naglaho ang babae na parang bula. Tinungo ni Rigor ang backseat at binuksan iyon. Nakita niya ang isang bagay na nakalapag sa upuan. Napaisip tuloy siya kung sinadya nga ba itong iwan ng babae. Dinampot ni Rigor at nilanghap ang mabangong amoy
na taglay ng pulang rosas habang ginugunita sa isipan ang itsura ng misteryosong babae. Labis na nga siyang nalungkot sa mga oras na iyon sapagkat hindi malang niya na itanong ang pangalan ng babae. Kaya bumalik na lang si Rigor sa kanyang sasakyan at isinabit ang pulang rosas sa rear mirror. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nakalabas na rin siya sa lugar na iyon at alas 3:30 na ang oras. Mula rin ang mga oras na iyon ay ipinangako ni Rigor sa sarili na itatago niya ang naging karanasan niya sa lugar na iyon. Hindi niya rin matukoy kung ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng nangyari sa babae. Isang araw ay naisipan ni Rigor na dalawin ang lugar at nagtirik siya ng puting kandila sa tabi ng malaking puno. Ipinagdasal niya rin ang katahimikan ng kaluluwa ng babaeng iyon kung nasaan man naroon. Pagkalipas ng ilang araw ay naging mapalad si Rigor sapagkat nakatagpo siya ng isang babaeng mamahalin at nagkaroon na rin ng seryosong relasyon. May pagkahawig pa ang itsura ng kanyang naging kasintahan sa babaeng naengkwentro niya ilang linggo ang nakaraan. Kaya lubos siyang naging masaya sa buhay. Lumipas ang ilang buwan ay pinakasalan na rin ni Rigor ang kasintahan nito. Sa mahaba nilang pagsasama ay biniyayaan rin sila ng isang munting anghel at nagkaroon ng isang masayang pamilya. Bagamat masaya na si Rigor sa piling ng kanyang pamilya, ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang naging inkwentro sa isang napakagandang babae sa Acacia Drive. Wakas.